Sa videong ito ay talakayin natin kung gaano katotoo na ang mga Marcos ay na-clear sa mga kaso sa US noong 1990 pa pala na hindi alam ng madaming mga Pilipino. Narito ang isang balita noong 1990 o halos 31 taon na ang nakalilipas. Ang balitang ito ay nagmula sa The New York Times. Ang New York Times ay isang pang-araw-araw na pahayagan sa Amerika na nakabase sa New York City na may pandaigdigang mambabasa. Itinatag noong 1851, ang Times mula noon ay nanalo ng 132 Pulitzer Prize, ang karamihan sa anumang pahayagan, at matagal nang itinuturing sa loob ng industriya bilang isang pambansang newspaper of record. Narito ang kanilang report na may pamagat na The Marcos Verdict. Marcos is cleared of all charges in racketeering and fraud case. Isinulat ito noong July 3, 1990. Sulat ni Craig Wolf. Si Craig Wolf ay isang Amerikanong mamamahayag at mayakda at isang dating sports tampok at manunulat ng balita para sa The New York Times. Siya ay isang professor sa pamamahayag sa New York University at sa Columbia University Graduate School of Journalism. Si Imelda Marcos, ang biyuda ng dating Pangulo ng Pilipinas, ay napawalang sala kahapon sa mga kasong pagsalakay niya sa kaba ng bansa at pag-invest ng pera sa Estados Unidos. Si Mrs. Marcos, na nanginginig ang kanyang mga labi, ay tumingin sa kisame ng ipahayag ng forewoman ng hurado, not guilty, 4 beses. Dahil dito, umiyak si Ginang Marcos at ang isang gallery na puno ng taga-suporta mula sa kanyang tinubuang lupa ay sumigaw at nagsaya sa tagumpay. Pansinin niyo mga kababayan kung paanong inilarawan ni Craig Wolf ang pagkakataong iyon. Madamdamin, dramatic na parang isang pelikula. Ang hatol ng judge ay not guilty. 4 beses niyang binanggit ang not guilty.